So we are back again guys. Andito na naman tayo sa bagong video. But for today, iba pag-uusapan natin. Much more on computer tayo. Matagal na ito, hinihintay siya sabi sa Hardog. Ano ba magandang motherboard, magandang CPU, magandang et cetera, et cetera. Well, ngayon, papakita ko sa inyo ano ang isang magandang motherboard, which is pinadala ng MSI. Well, binili ko. Tapos, ito pinadala ng MSI since, humingi ako sa kanila. Thank you nga pala sa MSI, pinadala nila to. Limited edition to. Shot glass, makukuha nyo to. Pwede kayo makakuha basically, ato, giveaway to ng MSI sa Facebook page nila. Check nyo na lang. Ipapakita na lang natin yung link dito sa baba sa description. Pakita ko sa inyo yung loob muna bago natin tingnan yung motherboard. Thank you nga pala talaga sa MSI. Sinan nila to sa akin kasi may bark kami. Gusto ko itong ilagay. Kung ano, enthusiast, ano kayo, MSI fan, kailangan nyo to. Okay. Kaya magpakita. Yan. So, yeah guys, eto. Nandaan, baka mahulog din. So, may ganito siya. So, eto at eto, may binili akong motherboard na ito. Binili ko itong motherboard na to. Tapos, humingi ako, sabi ko sa MSI, since bumili ako, pwede ba humingi ng shot glass? Sabi lang, sige, papadalan ka namin isa. Hintayin mo na lang. So, dumating na siya. Tada! So, everything dito guys, may signification siya. Tulad na itong Godline Meg, Ace Meg, lahat yan may ano, MPG, may significant, may ano, may meaning yan yung ibig sabihin yan. Ako, lahat na ako pa kayo kasi gusto ko lang talaga shot glass. Men, iinom ka na ito, men. Di naman sa pag-inom, pero men, big fan ako ng MSI, guys. Sa amin sa Belgium, men, top 1 ng MSI na brand. You can never go wrong with MSI. So, fan na ako ng MSI since nag-build pa ako ng PC like 12 years ago. So, yeah, men. MSI number 1 para sa akin. Doon lang ako, comfortable ako. Comfortable ako talaga sa MSI, guys. So, good sa ako doon. Now, tignan natin itong binili kong motherboard, men. Now, excited gusto ko itong tignan, eh. Ito na talaga gusto kong tignan. Dumating siya mga like 2 days ago. Tapos, ito, dumating kaganina lang. So, sinabay-sabay ko na dito. Shoutout ulit sa MSI. Thank you sa pagpadala na itong shot glass. Now, maghihintay natin yan sa tabi. Mamaya na tayo mag-inuman. So, buksan natin to. Guys, by the way, ito pala yung ano, bagong MSI motherboard. Intel chipset sa Z390. Yeah, Z390 Ace Meg. Mystic Light, RGB, controllable. What's up? Let's go. Nakikita nyo, yun yung box, man. So, ano siya eh? Hindi siya mini IT, hindi siya micro, hindi siya mini. Normal motherboard siya. On the get-go, guys, sasabihin ko sa inyo, ganito pala ang kita na tatlong PCI express slot to. So, pwede ka dito mag-SLI, tapos pwede ka maglagay na sound card if you want, or maybe, sabihin natin pang-record ng video, pwede mo lagay dito. Sound card, maybe other thing na gusto mo, Wi-Fi, lagay mo dito ang gusto mo. Pero, talaga, kaya ko ito binili guys kasi iniisip kong mag SLI. Hinihintay ko yung 2070 or 2080 Ti. Tingnan ko ma-SLI yun. So, maybe pwede yung ma-SLI. Sa tingin ko 2080 Ti pwede yung ma-SLI. So, compatible yun dito with an Intel. Nasabi niyo sa akin, dog, ba't di ka nag-Ryzen? Sa totoo lang, gusto ko mag-Ryzen dito. Pero sabi ko sa sarili ko, gusto ko bumalik ulit sa Intel. Tignan ko kung nasaan na sila. Okay, so, supported na ito. Intel 9 chipset ata. 8th generation, correct me if I'm wrong, pakicheck na lang, pero bibili ko to para talaga sa bagong Intel na this year lang lumabas. Well, yun natin dito. Damn! So, ganito pa lang, ito kagad yung armor niya, yung pang-cooling niya dito, yung armor plate. Buksan na lang natin to para makita nyo guys, ibang klase. Man. Thanks ito. So, dahan-dahan. So, what the F, man, dami. So, meron tayo dito yung SATA cable niya. 1, 2, 3, 4. Wow, okay, goods. RGB, controllable. Armor din to. What the F, man. I mean, ito guys, ibang klase, man. Ibang klase na pinapakita dito ng MSI, man. To the high-end na to. Ito na yung motherboard na high-end, man. Para sa akin. Ngayon lang ako nakahawak ng motherboard na high-end, guys. Ngayon lang ako nakahawak. Kasi ngayon lang talaga ako nakahawak ng motherboard na high-end. Well, para sa akin, nakahawak na ako ng high-end na motherboard na MSI. Pag nagbibuild ako sa mga kaibigan ko, sa customer, kasi nga dati nagbibuild ako. Pero para sa akin, never akong humawak na high-end na motherboard. Kasi depending, tumatansya lang ako sa budget build ko dati. Ngayon, may budget na tayo. Damn, di ko ma-express mo yun. Ibang klase. Tapos ito din, armor na naman. So, ang dami nga ano kita sa loob ng ano. Ito, sa RGB din. Dami, man. Dami nga ano ito, ibang klase. So, ito palang high-end, man. Sa RGB din. Stickers, MSI. Ito din. Yung headset, mouse, then keyboard. Then, yung mga graphic card ng MSI. Tapos, yung CD niya dito. Which is yung mga installation, driver's utilities. Pagka ano, kung ako sa inyo, man. Kasi hindi na tayo nag-CD. So, go to the website, USB install pack PC, diba? Ganun lang yan. Hindi na tayo nag-ano. Tapos, eto. Oh, shhh.
SLI Bridge, guys. SLI Bridge. Ito, men. Ito yung hinahanap. Kasi mag-SLI tayo, diba? So, ito yung goal natin. Ito yung goal natin, guys. Ito yung gusto. So, lagyan natin yung sa isang tabi. Lagyan natin dito. Lagyan na lang natin ulit. Baka mawala. Kasi kailangan ko to. If gusto ko mag-SLI, so kailangan natin to i-keep. There you go. Ito pa yung product. Thank you. Then, guidebook. Nakikita natin. Who reads? Hindi tayo nagbabasa. Hindi na tayo sa MSI. Delete this. PDF is sa inyo, sa USB. Then, joke lang. Pero, hindi na yan, ano natin. Stickers, guys. Stickers over here. MSI. Man, oh my God. Para sa akin, guys, ano, ibang klase to kasi first time ko lang magka-high-end na motherboard. Ibang klase. Para sa akin, nagagamitin ko. Now, depende pa kung ikikip ko to or maybe, titingnan ko kasi performance niya once na-build na. So, titingnan ko pa yung makabili ako ng 2080 Ti, dalawa. So, check pa natin yan. Baliktarin natin. Yep, there you go. Dito natin sasalpa yung motherboard mismo. Kunin natin yung armor plate dito pag hindi siya. There you go. Oh my God. Merry Christmas. Tara. Oops. Shit, nakalimutan ko na. Hindi natin yan pa hindi. Lalagay mo, kailangan yan lagay guys yung plastic. Pag hindi masigay yung mga ano dito. Yung nasa likod na motherboard. Kasi once na may UP dyan, crucial na tayo. So lalagay natin yan dyan. Sasalpa natin. There you go. Wow! Man, wow. So nakikita natin dito, 20 armor plate niya, may cooler armor dito. 1, 2, 3, 4. Tapos dito may lalagay yung CPU. So, 1, 2, 3, 4. Apat na memory RAM stick, pwede mo ilagay. Up to 64 or 128 ata yung ano neto, yung kaya neto. And then, correct me if I'm wrong kasi, titingnan nyo dito guys sa likod. So meron pa yung mga USB, 3.0 USB nandyan. Tapos yung mga normal. Tapos ang dami pwede saksakan, men. So nakikita ko ata dito, eto. So eto guys, pwede mo ito isaksak dito. Diba? Eto. So, nice one dito, men. Ibang klase to. Ibang klase. Now, gusto ko makita yung RGB. Eto talaga yung pinaka-importante dito. Tayo natin na konti para makita nyo. There you go. So, gusto ko makita yung RGB dito tulad sa box. Kasi sa akin, guys, ayoko yung masyado madaming RGB. Sa totoo lang, ako yung tao na gusto ko yung PC ko super simplified lang talaga. If ever, wala ngang RGB. Kasi sawang-sawa na ako sa RGB. So, gusto ko lang talaga, if ever may RGB, isang colorway lang. So, dito, kinuha ko to. Kasi yung glass niya, yung window niya, gusto ko, at saka controllable yung RGB. Controllable talaga. May plastic siya dito, plastic dyan. There you go. Tapos yung cover niya, armor plate dito. Siyempre, ito, pang cover lang to, pang protect lang dito yan. Pero dito nagsusok ng any heat sa motherboard. So, kumbaga, ito para pampapogi points. Pero ito talaga kumukuha yan ng ano dito sa motherboard. Pati ito, tas ito din. Now, dito mo pwede nilagay yung dalawang ano, GPU mo, graphic card mo. Pag gusto mag-SLI, doon magiging handy yung SLI. Ito yung ano, SLI bridge. Dito magiging handy yan. Sasalpak natin yan. Tapos meron tayo ditong 2 slot for SSD. Kung gusto nyo ilagay dyan, meron yung mga SSD na pag ganun. So, meron siyang USB dito. USB 1, 2. So, meron siyang dalawa dito. Tapos, 6 na SATA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung gusto nyo. Tapos, well, ang dami to eh. Tapos yung audio dito din. Tapos, another USB, USB. Dami, man. As in, ganito pala ang high-end pagkapaya sa akin kasi masasalpaan mo. I mean, ilan memory pwede mong isalpak dito, ibang klase. No, nasa utak ko kasi guys, isang SSD or dalawa, tapos isang hard drive lang. Goods na ako doon. Isang 1TB na SSD, isang 500 megabyte na SSD, 500GB na SSD, tapos isang 1TB na, or maybe 3TB na hard drive. Para sa fan niya naman, mayroon siyang fan 1, 2, so ito fan header 2 eh, sure ko yan. CPU fan 3, 1, 2, 3, tapos PCI Express, mayroon din ata dito, dapat lang natin, hindi ko naman alam, as in, nababalik. 4, 4, 4. So, all good siya, men. Sa totoo lang, dami niya. Ayun pa, may pump pa, may fan pa. So, oh my God, in the end, more than 6. Nasa 6 or more, yung pwede nyo ikabit na fan or depende pa, pwede nyo pa yung outside the motherboard kung alam nyo naman kung paano sa power supply. Pero kung gusto kong makita dito yung RGB, tignan natin. Asal pa natin yan. Tignan natin kung gagana. Kasi sa totoo lang, guys, first time ko itong binuksan. First time, I mean, excited ako. Gusto ko na talaga tingnan to. Kasi, and excited din ako gumawa ng ano bagong PC. Bagong PC para sa akin. Ito, hanapin natin. Tiyan lang. Hanapin sa salpakan ito. Dito. Tiyan lang ha. Tingnan natin ha. Sana tama. Yun ang umilaw no. Ay no. Tangin na man. Holy shit. Oh my God. Yun ang lupit man. Oh my God. Now, guys. Isipin nyo ah, controllable yan.
controllable. Nandito yung mga control, syempre. Direkto sa power supply natin, ay sa power bank natin. Na controllable 'yan. Pwede niyo kontrolin kung paano yung magiging yung anong design, anong classic. Speechless. MSI did it again, man. Para sa akin, ito siya sabi ko, but number one yung MSI sa branding sa Belgium, basically. But gustong-gusto, pagka nagpapagawa ka doon, una sasabihin na motherboard MSI, ganto-ganto kasi ganto yan. Ang maganda sa pag-RGB niya, alam mo yung pag tumingin ka sa salamin, tapos sunod-sunod na salamin. Mirrored RGB tawag, ewan ko basta wala ako pa, pero ang ganda, man. Sa akin, kaya ako ito kinuha, kaya ako ito binili dahil dito. Kasi first time tong ganto pa lang sa motherboard, di ba? Sasabihin mo yung parang, sabi natin yung casing na may ano din, parang ganyan din yung style. Ibang klase to, men. So, ito yung mga bago sa mata. Ito kaya gustong-gusto itong ano, kaya ako ito binili or kinuha ko kasi bago sa mata, bago sa paningin ng tao. Tapos maganda pa nito pag ikaw pa ng una, diba? So guys, overall, ayun yung motherboard na to, Megzi 390A's. Para lang to ata, for the moment, para lang to sa Intel chipset for the time being. So, hintay tayo pa sa Ryzen. Pero since we got the hand on this one, by di tayo bumili ng Intel CPU, tapos try natin. Abangan nyo na lang yon if ever. Tapos abangan nyo na din kung ano ibibili ko. O iko-continue ko ba dito or ibang build yung gagawin ko pa sa main PC ko. Main PC ko, guys. Hindi ko talaga alam. Kasi ngayon to, masaya ako sa motherboard na to. Either or gagawan ko to or hindi man, ikikip ko tong motherboard na to. So overall, guys, by the way, shoutout ulit sa MSI. Pinadala tayo na itong shot glass, guys. Thank you so much, MSI. Talagang ibang klase to. Sa akin, masaya ako dito kasi first time ko na makakuha ng mga gantong limited edition plus shot glass pa. Since may bar kami sa bahay, pwede namin ito ilagay. Tapos pag mag-shot kami, lasingan na, pwede namin itong gamitin. Churian, magagamit yan. Gamit to, man! Sa Pasko, gamit yan, man. So, mamaya pag nahulog mo, basag, lam na. Tawag ulit kay MSI. Sali sa giveaway. Basta guys, punta kayo sa MSI. May kita nyo, giveaway, mag-giveaway din sila ng ganito. So, punta kayo sa MSI page. Sa Philippine MSI page, tingnan nyo dito. Lalagay ko yung link sa baba ng description. May kita nyo yan. So, guys, ano gusto ko malaman, opinion nyo guys, dito sa motherboard na to. Worth it ba? Sa tingin nyo, worth it ba na tumalon ako, bumalik ulit ako sa Intel or mag-stay ako sa Ryzen? Now, to be honest, guys, kaya ako nag-stay sa Ryzen since unang labas sa Ryzen, nagustuhan ko yung Ryzen, kaya ako umalis sa Intel. But if hindi nagawa yung Ryzen, baka nasa Intel pa rin ako, Intel enthusiast din ako. Basically, hindi naman talaga ako Intel or Ryzen fan kung ano yung bagay sa budget natin, di ba? Ayun talaga yung pinaka-importante dyan. Now, sa inyo guys, gusto ko malaman opinion nyo. Gusto nyo ba itong motherboard na to? Isulat nyo sa comment sa baba. Pag hindi, gusto ko rin malaman guys, gusto ko malaman. Pero para sa akin guys, channel, wala na akong masabi. Complete set na itong motherboard na to. May magandang audio boost, magandang audio to. Tapos may magandang RGB bago sa mata. SLI? 4 slot. Typical 4 slot. RAM stick na pwede mong salpa. Meron siyang armor cooler dito. 1, 2, 3, 4. Perfect, man. Tapos cover dito, yung RGB. Tapos yung design dito sa likod. Papakita ko sa inyo. Kung sa inyo sasalpak mga USB. Tapos madami pa siyang kit, man. Ibang klase. Kung titignan nyo, ang dami niyang kit. For a freaking motherboard na high-end na ganito, man. Para sa akin, masaya ako dito. Worth every single penny. Pero tignan na lang natin yan. Kung ipapagpatuloy natin sa bill na to. Or pupunta tayo sa ibang route. Iba gagawin natin na bill. Di budget. Bill kasi hindi to budget eh. Lang na this. Pero magandang motherboard to if you wanna go high-end. Mahilig ka sa magandang RGB lightning. Gusto mo tong i-pair sa magandang case. May na-sign na yan. Ako, dami ko nakagad na sa isip na pwede kong gawin dito. Full black build, full CR, white black build, or maybe go for silver black build. Depende na sa inyo guys. Sana gusto niyo yung video, and that's it, yo.